Magandang araw mga boss, mga sir. Bumili ako ng ano pala ng universal anti-fog visor field. Oh, ayan po. Ayan, ito napaka-importante ito ngayong tag-ulan kasi hindi na natin iangat itong visor natin kapag malakas ang ulan or mahina or madaling araw. Hindi na natin kailangan buksan. Kasi madalas pag umaga nagkakaroon siya ng parang nagmo-moist o nagpa-fog pag hihinga tayo. Ngayon, para pag umulan, hindi ka naangat ng angat. Kaya sinaganyan natin. Ito yung solusyon. Nakailang gamit na ako ng mga anti-fog na film, pero halos hindi nagtagal, natanggal agad. Kasi minsan yung adhesive niya sumasablay. Ito dati may free siya na anti-fog, pero bumitaw din siya. Hindi agad na, hindi naman siya tumagal. Ito, susubukan natin itong quality nito. Ito, mas mura. 170, depende sa mga nagbibenta nito. May 200. Depende rin siguro sa klase. Ayun. So, ito lang ang laman niya mga boss. Yan. Ito, saka yung panglinis niya. Yan. Ito yung sticker niya. Yung paglaglagay tayo, mayroon tayong marking. Kasi lalapat natin siya. Ayan, tulad nito. Ito yun eh. Pag dito, pag naglagay tayo, halos level nitong dito. Yung ito level halos dun sa loob. Para hindi tayo nahihirapan. Kasi nasubukan ko na inilagay ko ba na gitna. Ngayon, pagka tumatakbo na tayo, nasa malayo na ang tingin natin, hindi na sa baba. So, kailangan hindi siya makakagip halos na itong paningin mo. Nasa taas siya ng konti. Para walang guhit dun sa may mata bandang pananaw mo na. Yung tingin mo sa malayo. Yan. So, halos pantay siya dun sa may hanggana nung helmet. Ito. Yan mga boss. So, pag tumingin ka sa malayo, malinis na malinis. Kasi nasa taas siya. Yun mga sir. So, ipapakita ko sa inyo yung paano pagkabit. Siguro may mga nakapag-demo na rin nito. Ito pala yung sticker niya. Ito yung tatlo. Yung marking natin dito, saka sa gilid. Para paglagay natin, isalpak na lang agad. Ito naman yung pang yung dust absorber niya. Sakaling mayroong konting dumi, ito yung pandikit. Tapos, meron siyang ito may parang ano to siya, tela. Yung tela, microfiber yata to. Pero bago natin ilagay, linisin na rin natin para hindi na siya ganun kadumi. Tapos ito yung panlinis niya bago idikit. Ito naman yung panghagod or parang pinaka-squeegee niya dun sa loob. Kapag nailapat na natin. And mamaya papakita ko na lang sa inyo. Ayan mga sir. Okay, i-test muna natin yung helmet na lalagyan natin ng mainit na tubig. Para may before and after tayo. Tapos, after natin ma-install itong field, lalagyan ulit natin yung loob ng mainit na tubig. Ayun lang mga sir. Okay? Ayan mga sir. Wait lang. Sir, nagsisimula na siyang mag-moist. Yun, hindi na makita yung cup. Yun. Buhitan ko lang yung loob. So, yan mga sir, kita na yung cup.
pero unti-unti pa rin siyang lumalabo. So ganun, pag huminga tayo, ganun. Ganun ang nangyayari. Kaya mga sir, pwede na siguro yan, alisin ko na. Okay mga sir, tatanggalin na natin itong ano, visor para ma-i-install na natin itong anti-fog natin. Ayan. Nilagay ko na rin yung sticker. Ayan. So ito yung guide ko dun sa loob mamaya. Kung hanggang saan yung anti-fog natin. Ayun mga sir, tatanggalin ko lang. Okay, okay mga sir, ito na. Naglagay na ako ng sticker o yung guide sticker dito. Ayan, bali ito yun sa'yo, naka-level dito. Itong ilalim nito, yung guide sticker natin. Ayan. Tapos, technique dito, lalagay ka rin ng sticker dito sa may number 2 na side. Ayan. So, para pagka nilapat mo siya, doon sa tapat, doon sa likod, buha ganyan. Ito to, ayan. So, kita nyo, nandun yung sticker natin na marka sa likod. Tapos, dito, ganun din. May sticker din tayo na marka. Ayan. Kasi pag inalis mo yung 1, ito na siya. Yung 2 ang matitira na side, yung number 2. So, ayan. Pag dinikit mo dyan, ayan, naunahin mo yung gitna. Papunta sa gilid ang diin. Dito na natin magagamit ito. Ayan, ito na siya yung panghagod. Pero pwede na rin sa kamay. Ayan mga sir. So, alisin na natin itong sticker number 1 dito sa kabila. Ito. Ayan. Ito kasi may adhesive. Para mailapat na natin. So, linisin na lang ng konti yan dahil malinis. Alisin na natin itong sticker number 1. Ayan mga sir, i-alisin natin. So iwasan nyo hawakan itong mayroong adhesive para iwas dumi. Medyo okay naman yung pandikit niya, medyo kumapit naman. Yan, okay na siya. Yan mga sir, nakabit na natin. So, ang alisin na lang dito, itong sticker number. Yung number 2. Okay, yun na mga sir. Nakadikit na. Kailangan isolid muna lang ng lapat itong bandang may adhesive siya. Ayan. Yan, kailangan lapat na lapat siya. Yan, nakalapat. Kailangan maalis yung hangin. Yung parang naglalagay ka rin ng sticker. Ayan. Yan, mga boss. Okay na. Okay na yan. Yan na siya, mga sir. Yan na. So, ang sunod, pinakahuling tatanggalin dito is yung number 2. Ayan. Ayan, mga sir. Itong number 2 na sticker.
Siyempre yung sunod, pinakahuli itong mga sticker guide. Yun o, yung guide na sticker, ayan. Kailangan ilapat talaga siya. Hindi na siya mahalata, hindi na siya halata. Yan, ano mga paps, hindi na siya makita. Yan. So, ititest ko ulit ito na may tubig, na mainit sa loob. So, kung lapat na lapat siya, hindi siya masyadong halata. Ilagay na natin dun sa may... Yeah, ibalik ko na sa helmet and then lalagyan na natin ang tubig. Okay mga sir, ibabalik ko na yung... lens natin para ma-test na rin natin. Yung anti-fog film natin, hanggang dito lang siya mga boss. Ayan. Saka hanggang dito lang. Ayan. Sukatin natin yung lapad niya. Yung pinaka lapad niya is 3 inches lang mga boss. Ayan. Ayan po. Ayan lang po. Halos 3 lang yan. O, hindi pa nga umabot ng 3. Tapos yung... itong haba naman niya is 10 inches. So, ganun lang siya. Halos sakto lang siya. Kahit diretso pa nga, kahit wala itong ganito. Kahit diretso pa siya, okay pa rin. Ayan. So, ganun lang siya kalapad. Hindi siya sobrang lapad. Kaya, sakto yung... pagka-universal niya mga boss. Ilalagay ko lang yung ano, yung cup na may tubig para makita natin yung performance nito. Okay, sandali lang mga sir. Ayan mga sir. So, isasara lang natin para makita natin yung resulta. Yun na po siya. So hanggang dito yung film natin ulit. Ayan. Okay, habang naghihintay mga boss, shoutout muna sa mga tropa natin, saka sa mga supporters natin. Sa tropang ano, RRFC Cavite chapter. Shoutout sa inyo mga boss. Kay Bustor Baloy Jr. Kay Boss Remrem. Boss Van. Boss Dexter, Boss Anisito, Boss Lyro. Shoutout din kay Boss Gani Santos, saka kay Boss Arnelli. Shoutout sa inyo mga boss. Ride safe. Shoutout sa inyo at sa lahat ng member ng RRC Cavite chapter. Shoutout sa inyong lahat mga boss. Ingat lagi. At sa mga supporters natin, Boss Kenji Layaw, Makita Pican, Jans Baroy, shoutout sa inyo, kay LJ Dimesa, kay John Mark, shoutout sa inyo mga sir, ride safe. Maraming salamat sa suporta at saka sa mga supporters at sa mga viewers at saka sa mga subscribers, maraming salamat. Tsaka sa mga tropa ko dito sa amin, sa San Marino. Hindi ko na kayo isa-isahin, pero next video, shoutout kayo sa akin lahat. Okay, eto na po mga boss. Ayan na mga sir. Makikita natin na nag-blur na dito. Meron na siyang moist. Ayan. Pero dito sa film, wala. Ayan, makikita naman yung mga sir. Lalagyan natin ng, ayan, makikita yung cup dun sa loob. Ayan. Ayan, ano lang, medyo nagmo-moist kasi, parang tutubig lang siya, hindi siya yung talagang nag-moist na, ayan, may basa lang siya na tubig.
hindi siya ganito. Ayan. Kasi sobrang hindi naman ganun kalakas ang hinga natin eh, para mapatubig talaga to. Yan kasi talagang kumukulo yan na tubig. So sample lang yan. Yan mga sir. So check natin dito sa susuot ko lang yung helmet. So yan mga sir. Nakikita naman siya. Yan malimaw. Yan naman mga boss. Yan. Okay mga sir, okay naman. Kitang-kita naman siya. Malinaw naman siya. So sa actual, makikita niyo yung performance nitong film natin. So sana magtagal siya. So hindi siya agad matanggal dun sa pagkakadikit. Mukhang okay naman ng quality. Nakita ko naman dahil nagamit ko na yung iba nito. Yung ibang brand. So kumpara ko dun sa ibang brand, mas mukhang mas okay siya. So balitaan ko kayo after mga ilang weeks na gamit natin to. Para gusto mong kumuha or bumili, may ano na tayo, may reference na tayo kung gaano paganda yung performance nitong film na to. Yun, maraming salamat mga sir. Yun lang po. Ayan. Okay. Ride safe and keep safe.